very updated sa mga bagong technologies. Itong technology ay ginagamit para mapabilis. At syempre, pag mabilis yung construction, may makakaroon din ng savings sa time and pati sa construction time and also the construction method materials used. So, in terms of yung strength, parehas lang. But in terms of the time, mas mabilis. Mas safe po yung itong method? Just as safe. Lahat po ng mga bagong bridges natin ay seismic rated. So, able to withstand large seismic events. Tapos you understand na pati po pedestrians pwede pong maglakad. Yes, ang kagandahan po ng bridge, kung dati, maalala nyo dati, two lanes lang yung lumang bridge. At may pedestrian pero napakakiti. Dito, medyo mas wide yung pedestrian. At the same time, four lanes na siya. So, it's really designed and it's maging iconic. May ilaw. So, itong bridge na ito maging iconic. So, apart from ano nga po, matatanggal po yung, o mag-decongest yung traffic sa Metro Manila, ano po po yung advantages nito sa motorists natin? Well, ito yung bahagi ng EDSA decongestion ni President Duterte. So, like, it's a collection of many projects that are designed to fix the bottlenecks yung along EDSA. At the same time, yung iba naman, like yung na-inaugurate na mga projects, yung Harbor Link, yung Skyway, yun ang mga bypass ng EDSA. So ito naman, parang bypass dahil alam naman natin na napaka-congested sa Guadalupe, isang bottleneck yan. Pagkatapos po itong bridge, kasama na yung sa kapila, yung BGC bridge, magiging mas mabilis ang takbo sa EDSA.